Hello mga ka-Sky, good evening po sa inyo lahat. Alam niyo po ba ang pambansang pagkain ng OFW? Sa mga hindi po nakakalam, especially yung mga pamilya namin sa Pilipinas, hindi po nila alam kung ano po yung mga kinakain namin dito para makatipid lang. Alam niyo po ba kung ano? Ito po yun. Ayan po. Noodles at saka itlog. Itlog po niya at saka noodles. Nagtitipid lang po kami para may padala kami sa mga pamilya namin. Kaya po, sa mga may pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa, ganun po yung sitwasyon namin para may padala kami. Nagtitipid kami sa mga pagkain namin, sa mga gusto namin bilhin, like ako, minsan, hindi lang, minsan, pumunta ako sa mga ukay-ukay para lang makatipid ako ng mga damit na gusto ko. Yung mga siguro may mga malalaking sahod na OFW, siguro hindi nila nagagawa yun. Pero kami mga maliit lang na sahod dito sa Dubai o kahit man sa Saudi, yan, may mga nakikita ako na nagwa-vlog na nag-uukay-ukay din sila. Ganun po, kaya pakiusap po sa mga may pamilya na nagtatrabaho sa OFW. Minsan, intindihin nyo po yung mga magulang nyo, ate nyo, kuya nyo, tatay nyo, bunso nyong kapatid, kuya nyo, na minsan, hindi nila mabigay yung mga pangailangan nyo o mga na ipapadala na sa tamang oras dahil minsan nagigipit din sila. Minsan sa sobrang pagtitipid nila para may padalang salang sa inyo, ganyan po ang kinakain namin. Noodles po at saka itlog. Yan, yung mga ganyan, masaya na kami. Nung sa lahat po ng mga OFW, na lalo na yung nag-start pa lang na mag-work abroad, mga na-experience namin yung everyday or every week, sa siguro 4 beses kami kakain ng noodles, tapos itlog, yan, madalas itlog, sardinas, century tuna, yan mga yan, madalas yan, alos lahat kami may mga itlog sa bahay, tsaka sardinas. Kalaunan syempre, may mga bagay na minsan eh sobra, minsan naman eh bumibili kami ng mga manok paminsan-minsan lang, pero sa totoo lang madalas yung noodles at saka itlog yung mga kinakain namin. Wala pong halong pagbibiro ang sinasabi ko. Lahat po ng mga OFW na tulad ko, ganito po talaga yung mga ginagawa namin. Yung kakain kami ng everyday, not everyday, pero sa totoo lang, ganito po talaga yung itlog at saka yung noodles. Lagi po yan, nasa pagkain namin. Dito po sa Dubai pala, kami po, marami, hindi lang sa marami, sobrang dami po kami dito na sa isang kwarto, minsan, 6 po kami or 8 na natutulog sa isang room. Ganun po kahirap ang isang OFW. Minsan tinitiis namin, di lang po alam ng iba. Pag umuwi kami sa Pilipinas, maganda yung damit namin, magandang may alaas kami, meron kaming mga pasalubong, magandang nagiging ano namin,
kutis namin kasi dala na rin yung ayaw namin ipakita sa inyo na nahirapan kami dito. Pero hindi nyo alam na pagod sa trabaho, puyat, dahil nag-overtime pa kami sa trabaho namin. Kung alam nyo lang na minsan 12 oras kami nagtatrabaho sa store, hindi lang naman ako, lahat naman ng ibang OFW na kagaya ko, especially yung mga OFW na mas mababa pa ang skill nila. So, sana intindihin nyo yung mga magulang at kapatid nyo na kung minsan hindi maibigay o may padala yung mga pangangailangan nyo. Yun lang naman po, salamat po. Sa mga nakakaintindi na OFW sa akin, proud po ako sa inyo lahat, lahat ng OFW sa buong mundo. Saludo po ako sa inyo lahat dahil alam ko pinagsisikapan nyo lahat mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya nyo, mabigyan ng tamang edukasyon yung mga kapatid nyo, mga anak nyo, lahat-lahat. Alam ko po na bibiro ang mag-isang OFW, pero para sa pamilya, kinakaya lahat po. Salamat po sa lahat-lahat. Lahat ng OFW, saludo po ako sa inyo. Ako, 15 years na ako dito sa abroad. Sa masasabi ko lang, lahat na lang ng hirap pinagdaanan ko sa umpisa hanggang ngayon. At least alam ko ngayon, mag-i-improve yung karir ko. Pero, andun pa rin yung mga bagay na alam ko na kailangan kong pagtrabahuan ng maayos. At alam ko na balang araw, mararating ko rin ang dapat kong marating. Sa lahat ng OFW, kung gusto nyo marating isang bagay, paghirapan nyo, huwag kayong gumawa ng masama, gumawa ng mga bagay na ikakabuti ng pamilya nyo at ng ikaw, at saka makisama sa lahat ng mga Pilipino na nandito sa ibang bansa. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe ko sa channel ko. Salamat po.